Muling naiipon ang mga stranded na individual sa Manila North Harbor matapos ibalik sa MECQ ang Metro Manila. May unang balita live si Jonathan Andal. Jonathan! Maring sumaasa yung mga stranded na pasahero rito sa Manila North Port na hindi na ma-extend yung MECQ dito sa Metro Manila. Ubus na raw kasi ang kanilang budget at nagkakanakawan na raw dito. 8 stranded na pasahero ang kasamang natutulog ng mag-inang Jubilin at Grace sa container van na ito sa loob ng Manila North Harbor. Papunta sana silang Butuan City pero inabutan ng MECQ kaya hindi nakabiyahe. Ang init ng container van, pag-araw hindi kami makakatulog, tapos kagabi ang init pa na yung paypay. Wala na po yung social distancing namin talaga dito. Ang hindi kasya sa container van, nasa gilid na lang at nakasilong sa trapal. Pahirapan daw dito kapag umuulan. Pero ang mas masaklap, nagkakanakawan na raw dito. Kami, nawalan na kami ng cellphone. Kaninang umaga, nawalan din yung kasama namin doon. 2 cellphone din po. Ang sabi naman ng guard, magdamag sila, nagbabantay, walang taong pumasok dito. Kami-kami lang. Ang nawalang cellphone, pang-online class pa naman ng 13 anyos na anak ni Juvelina na si Grace. Hindi na po ako makaka-attend sa online class kasi po nawala po yung cellphone na ginagamit ko po pang online class. Natutulog po kami dito, tapos nilagay ko po sa dibdib ko. Kasi po nagpapamusic po kami. Tapos pagising ko po nung mago, wala na po yung cellphone. Hindi sigurado si Juvelin kung makakabili agad ng bagong cellphone na pang-online class ng anak. Iniinda niya pa kasi ang bali niyang buto sa braso matapos maaksidente sa trabaho bilang kasambahay sa Laguna. Nang ipacheck up raw siya ng amo, sinabihan siya ng doktor na aabot sa 100,000 piso ang gagastusin para maoperahan ito. Ang ginawa raw ng kanyang amo, binigyan siya ng 10,000 piso pambili ng tiket at pinauwi na ng probinsya. Wala na po kaming pera, ikaw bibili talaga, sir. Bus na po talaga yung dala kong pera. Dalawa kami ng anak ko. Ang pagkain nila rito sa araw-araw, nakadepende raw kung may magmamagandang loob. Gaya kagabi, may dumating na negosyante at namahagi ng litsyong paksiw. Blessing po sa amin. Tapos binabalik lang po namin. Ayon sa Manila North Port, nasa 79 ang mga LSI na nanunuluyan ngayon sa mga container van dito. Hindi sila maaaring pumasok sa loob ng terminal dahil hindi sila kumpleto sa mga dokumento gaya ng medical certificate, ticket at travel authority. Supposedly nga, hindi sila darating sa port. Kasi nga, dapat bago sila dumating sa port, kumpleto, di ba? Ang documents. Ang mga LSI namang kumpleto ang mga dokumento nasa loob na ng terminal. Binibigyan sila ng tubig, may paliguan at pinahiram din ng folding bed. Sa August 19, sakaling hindi ma-extend ang MECQ, magkakaroon na ulit ng biyahe ng barko rito. Pero may ilang hindi pa agad makakauwi dahil may travel moratorium ang ilang lugar gaya ng Bacolod City at buong Negros Occidental. Gayun din ang Iloilo City hanggang sa August 21. Halos mapuno na raw kasi ng COVID patients ang mga pasilidad doon at tumaas ang COVID cases nila dahil sa mga umuuwing LSI at OFW. Maris, ngayong araw may pupunta rito ang mga tauhan ng Manila North Port para i-check yung mga dokumento ng mga stranded na pasahero dito sa may container vans. At kapag nakita nila na kumpleto na yung mga dokumento, ililipat yung mga stranded na pasahero mula rito sa mga container van papunta doon sa loob ng terminal. Yan ang latest mula rito sa Maynila. Ako po si Jonathan Andal, buong puso para sa Pilipino.